This is Sawsawan Podcast the powerful comiksman, Gerald Dorado, and Chris Bacola Podcast. Babalik mula sa isang makasalanang Holy Week. Unholy Week, Jet! The Unholy Week episode is upon you! Dun, 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 not dun, safe for work. Dun, dun, dun. Ano ba tong alam mo, J, bukod sa unholy, I can't unsee this motherfucking incident. Itong Dalai Lama. Yan na, umpisa na ba natin agad? sorry. Alam ko may shoutout. Shoutout muna tayo. Medyo ano, naano ako, J. Grabe naman kasi yung si DL. DL. Dapat download ka lang, DL. Oh, wow. Hindi ka nag-low profile. Hayop ka. Anyway, shout out sa ating mga sawsaw dyan na walang humpay na sumusubaybay, si Rai. Sabi niya, happy birthday, comics man. Another good episode. Dami ko natutunan. Maraming salamat sa iyo, Rai. Oh, may mga ano, mamaya doon sa upcoming episodes. May mga nagpapa-shotgun. Yan. Si Real Tusoy. Real Tusoy, ikaw na naman. Yan, barili mo yan. Real Tusoy. Tusoy pa o Tisoy? Ito, Raven James. Sir Chris, pa-shoutout naman sa kapitbahay kong naka-Mercedes-Benz. Dahil sa'yo, nagkaroon ako ng balak na pasingawin ang gulong ng auto niya. Tama! Gaskasan mo yung Mercedes-Benz na yan para sa komunism. Ipaglaban ng ang proletariat. hindi ko maalala yung Tagalog sa proletariat. Eh. Proletariat. Para sa, pero ang labo, no? Tagalog spelling. Maninira ka ng gamit ng iba para paglalaban mo. Yung layunin mo. No? Di ba? Ang labo nung ganun eh. Sige, maghimagsik ka. Ano yan? Alam naman natin siguro na yun ay isang... Shot ka din ng nating kapitbahay Mercedes-Benz. Gene Henzen, happy birthday daw, Sawsaw Gerald. Belated now. Oh, belated. Maraming salamat, mga Sawsaw. Si ano, Alvin Siojo. Oh, tingnan, ano kaya ang kanilang mga holy ng mga Sawsaw na ito? Etong si Teddy, maraming sinasabi dyan. Hindi medyo ano eh, mukhang sugarol si Teddy eh. Si Teddy mukhang... Kasi hindi naka-emic dahil dun sa ating sugal issue. Si Juca Leon, Teddy, ayoko nang basahin pero makakaasa kang lagi kang nasa puso namin. Si ano? Hindi lang puso, Teddy. Teddy Rockspin. Shang Kolong. Sabi niyang habang may tats ulok, only Bisaya knows. Ano kaya? Di ba Bisaya ka? Hindi ko nga alam kung ano yung ulok eh. Parang ilok, kilikili yata yan kung hindi ako nagkakamali. Ulok, ilok. Yung caps na kilikili, di ba? Minsan pag yung picture ng mga babae, yung caps mukhang kilikili. Yung kilikili pala, mukhang caps. Kaya nga nagkakaroon tayo ng armpit fetish dahil dyan sa vagina pits. At saka yung iba, nilalagyan ng ano eh, ng smiley na sensor. Kita mo? Kasi parang ganun na rin yun. Alam kasi na nalilibugan ng mga kalalakihan sa kilikili at gustong ilagay yung, di ba may mga porn na gano'n, yung edits nilalagay doon sa kilikili, so yun fuck. At saka yung ano, saka yung mga folds kasi ng skin ng kilikili minsan eh, parang labia. Parang labia. Majora. Ayan, paborito mong TikToker si Queen ay mahilig magpakita ng kilikili yan, Jer. Helik. Ayan. Mahilig mag anytime fitness yan si Queen ay. Shout out sa'yo. Mapansin mo kami. Saan siya nag anytime fitness? Anytime fitness, Lipa, Batangas, ang dati kong area. Ah, talaga. Ayan, anyway, shout out sa lahat. Pero lang dito sa matandang ito. Balikan. Eto, pagkakataon, mababalikan ka namin. Panoorin muna natin lahat dyan, no? Teka, medyo ano natin, mukhang sumabit ang ating hotkeys. Ayusin ko lang. Habang inaayos ni Jay ang hotkeys, medyo itong Dalai Lama, kilala ko to eh, kasi sobrang fan ako ni Duncan Trussell, isang mabuting kaibigan ni Joe Rogan. At lagi niyang kinu-quote ang Dalai Lama sa kanyang podcast, di ba? Yan, si Duncan Trussell, Jay, lagi niyang kinakot ang Dalai Lama. Paborito ko yan, si Duncan Trussell. Diba? Sa lahat ng mga guest ni Joe Rogan, yun ang paborito ko talaga. Okay yung boses kasi, saka yung... At saka yung takbo ng utak niya. At saka, pag nag-usap sila ni Joe, ano eh, magical eh. Kaya nga. Magical lagi yung episodes nila. Para ka nasa spa. Oo. So, anyway, tama ka. Lagi niyang kinakot. Kasi may pagka... naging hippie kasi si ano eh.
si Duncan Trussell, diba? Tapos ayan yung Dalai Lama, yung mga psychedelic, mga ganyan. Eh kaya ako nang humaling kay Dalai Lama at ako fina-follow ko to actually nung fina-follow to itong matandang tong hype na to. Ngayon nung nakita ko ang katotohanan. Ito, panoorin natin. Sila namang husga, Jed, diba yung mga sausaw? Si sige natin, panoorin natin itong si DL. DL. DL, ito. Ano bang nangyayari? Teka, nasan yung play? Ayan. DL, short for Dila. Okay. Dila lang. Dila lang. Dila lang. Ito, medyo lagyan ba natin? Lagyan natin ng ASMR. Ay, wala. Bakit walang sound dito? Anyway, meron naman pala. Teka. Sa labas. Teka, nandito. Sige, tuloy lang natin. Wala pa naman. So, nasa parang graduation eh, no? Oh, graduation ba yan? Parang pagkasambayata nila yan eh. But parang naka-ano sila? Naka... But parang naka-graduate? Ayan! Yan! Ulitin natin, hindi ko nakita. Parang lolo! Ulitin natin. Ito, so meron siya. Parang parang gumagraduate siya. Parang siyang manok na tumutok ka. Taka lang, humit. Parang siyang manok. Oh, graduation, parang graduation. Ito kasing ano, ito kasing si Dalai Lama. Ayan, parang manok. Parang manok. Nangigigil siya dyan. Ito kasing bata, ano siya, tawag dito, parang nagsabi siya na gusto niyang i-hug si Dalai Lama. Oh, sinabi niya. Diba? I want to hug you. Oh, tapos ngayon, ayan, suck my tongue daw. Oh my god. Ay, pero hindi nag-touch. Hindi nag-touch. Pero Thank you. Nag-ano ka ha? Hesitate siya, ayaw niya eh, 'di ba? Para nalaman niya medyo weird. Yeah, no? Medyo pogi pa naman yung bata, no? Oh, pogi. 'Di ba? Eh. Pogi bata. Eh, dito naman medyo mag-resist siya diyan eh. Oh. Ayun oh, parang tama na. It's too long. Oh, 'di ba ang haba ng grandpa, it's too long. Okay. Kikis mo. Thank you. Mamaya ka sa akin. Mamaya. You should look those good human being. Good human being. Who create peace. Happiness. Yan pa nga. Should yari? Not follow. Ito ba kung gusto makisahin ni Lolo? Who always killing other people. You should not look these people. Grabe naman. Yun ang message niya sa isang para makahug siya ulit. No, dinistruct niya para makahug siya ulit. O kita mo, kinilito yung kilikilin siya. Mukhang may armpit fetish siya Dalai Lama. Dalai Lama! Jay, so yeah, natunghay natin yung itong video na to. Ano bang masasabi mo dyan? Eto nga, itong si Dalai Lama. Sa mga hindi nakakilala ng kay Dalai Lama, bakit nawala yung ating... Wait lang. Bakit nawala ang aming background? Yung umiikot-ikot. Oh, teka. Hindi ko gusto na nawala. Oo nga, huwag natin ulitin ta ulit. Teka. Teka. Ayusin lang natin. I-refresh lang namin ni Jay. Yan. Sa mga hindi nakakilala kay Dalai Lama, Jay, you were saying? Si Dalai Lama ay mayroon siyang... Hindi ko alam bakit may dala siyang lama. Yung camel. Oh, parang diba? Camel na... Hindi, pero ano siya? Seriously, siya ay isang leader siya ng mga Buddhist. Parang pope ng Buddhist, ng Buddhism, ang Dalai Lama. Yun ang ano kaya ibig sabihin ng Dalai Lama? I-Wikipedia mo na para Dalai na. Dalai Lama. Akala kasi ni Jay, may dala siyang lama. Oo nga eh, di ba? Kasi nasa Tibet siya, may lama dun eh. Oo, His Holiness. Yung mukhang camel na hayop. Teka, Dalai Lama Wiki. Hanapin natin yung wiki ng Dalai Lama. Yan. Okay, Wikipedia. It's ayon a title sa, given. Oh, Dalai Lama is a title given by the Tibetan people to the foremost spiritual leader of the Gelug. Hindi gulag. Gelug or Yellow Hat School of Tibetan Buddhism. Oh, basically, yun nga. Tama naman yung sinabi natin. Hindi ko alam kung mga monk sila. Siya pala yung 14th Dalai Lama. Oo itong nga. Si Tenzin Gyatso. Oh yan, si Tenzin Gyatso. Tenzin Han! Sino nga ba yung si Tenzin Han? Sa Dragon Ball. Mukha din siyang Dalai Lama kasi meron siyang Buddhist din si Tenzin Han. Actually, baka siya nga yung pinag-ano. Pinag-ayahan ni Tenzin Han. Inspirasyon ng
ni Ten Shinhan. Oo nga. Anyway, ito alam na natin kung saan nanggaling ang Dalai Lama. Oo. At ang pinag-iisipan ko kasi dito is baka pasok sa kultura nung ano eh, nung Tibet yung pagdila. Parang actually habang papunta ako dito, nire-research ko kung meron bang significance noon. Bawa parang sa Japan, nagbabaw sila, 'di ba? Sa Italian, bro, nagli-lips to lips yung mga lalaki doon as a sign of respect, yung The Godfather, mm-hmm. 'di ba? Pero hindi weirdo yung dila eh, 'di ba? Oh, tapos suck my tongue. Sa hindi oh tama, 'di ba? Hindi lang yung espadahan niya, 'di ba? Parang hindi lang espadahan. Parang sipsipin mo ang dila ko. Supsupan eh. Supsupin mo yung laway. Pero je, nag-apologize itong si Dalai Lama. Oo. Oh. Fina-follow ko kasi yung page niya on Facebook. Gusto mo basahin ko? Oh, or gusto mong i-search? Ito, sabi ni Dalai Lama, nag-joke lang daw siya. Lagi naman nag-joke, bro, pag naiipit, di ba? Alabo naman. Joke only. Ito, Dalai Lama, bakit naman ganyan ito, ka mag-joke? Dalai Lama, ito, sabi niya. Wait. Oh, yan, teka. Yan. Ito, yan, nag-joke siya. Yan. Yan. Dalai Lama, a video clip. Ito galing sa page ni Dalai Lama. Oh. A video clip has been circulating that shows a recent meeting when a young boy asked His Holiness and the Dalai Lama if he could give him a hug. His Holiness wishes to apologize to the boy and his family, as well as his many friends across the world, for the hurt his words may have caused. Suck my tongue. His Holiness often teases people he meets in an innocent and playful way. Suck my tongue. Even in public and before cameras. Suck my tongue. He regrets the incident. Suck my tongue. Oh. Suck my tongue. Suck my tongue. Ito boy. Tapos basahin natin yung mga ano, yung mga komento ng si mga si Joanna medyo galit oh. Oh, at saka yung nag-apologize siya dun sa bata at saka dun sa pamilya at saka friends across the world kasi the Dalai Lama is a world leader. Very influential. Hindi lang siya, hindi siya head of state eh. Oo nga. Pero katumbas niya ang Pope. Magkasing ano sila. Or yung Queen and King of England. Oo. Yeah. Parang almost royalty si Dalai Lama. Tama. And highly respected siya. He is recognized as one of the most influential leaders. Even yung in the mga world. Ano niya bro, yung mga sayings niya will be parang kay Duncan Trussell nagre-resonate yung sa philosophy niya. Ang sinasabi dati kasi yung Dalai Lama yun ang pinakamatalinong tao sa buong mundo. Yun ang unang suck my tongue. yun ang unang introduction sa akin sa kanya eh. Na parang sino ba yung Dalai Lama na yan? Sino ang pinakamatalinong tao sa buong mundo? Tapos ang sagot is Dalai Lama. Tapos nakita mo, suck my tongue lang pala. Oh, kaya. Tapos, titingnan ko, kaya nung nakikita ko yan, ano ba mga quotes ng Dalai Lama? Na parang, yun yung nakikita ko. Kailangan gawa tayo ng t-shirt eh, no? Suck my tongue. Kasi Dalai Lama yung ano. O siya, tension hand yung ano. Oo, diba? Si Dalai Lama. Huwag nyo kaming ngunan! Gagawa kami ng idea. Hoy, nakaka-copyright to, mga hayop kayo. Natuloy libayan. Tulungan mo kami. Kami na una. Magpanatulario. Anyway, Je, itong comment ni Joanne, gusto mo bang basahin? Basahin natin. Ayan. Basahin natin ang komento sabi ng mga... Sabi ni Joanne. Ikaw magbasahin. Absolutely uncalled for and extremely inappropriate. There is no excuse for such behavior, especially from someone who holds such rank and should know that our young are pure and knows the sanctity of same. Yun. With greater knowledge comes greater... Putang ina mo, parang kinoto si Spider-Man. Oo nga, no? Shameful. Pero ang pangalan niya, Joanne Andricopoulos. Ano, tagasan kaya siya? Tingnan Gold natin. Coast, bro. Australia. Gold Coast, medyo, Australia. Ito isa. Australia din. Ito, Tui Lam. Marami kasi nag-yoga dyan sa Australia, bro. Eh. So, yoga yung Dalai Lama. Sama. Kasi may mga nag-yoga ang matanda. Alam mo yung pag nagpag-yogi ka, kasama yung Dalai Lama dun sa philosophy mo. Oo, sa buhay. Sakmay tang kaya ngayon lahat. Pero ang Dalai Lama, ang mga Tibetan kasi, parang nasa gitna sila ng China at saka ng India eh. So parang, ito, si Dalai Lama mukhang Indian na ano eh, na Chinese eh. Oo, diba? Nga. Kasi nandun siya sa border. Yung Tibet bro, nakilala ko kay Brad Pitt yan. Eh. May love story siya. 7 years in Tibet ba yun? Oo. Brad Pitt. Etong si at saka sobrang ano daw diyan. Meron akong isang friend na taga Tibet.
yung traffic as in wala. Yung kumbaga yung traffic, yung magkaroon ng build up na limang kotse sa isang stop. Heavy traffic na sa kanila yun. Wow. Ganun katindi. Unusual yun sa kanila. Ano so, napaka-peace. Unlike nung nangyari dun sa... Ito, nung Holy Week. So, Holy Week dahil napaka... Layuan na natin ito si Dalai. Yan, yung traffic. Yan. Ito ngayon, bro, kasi patapos na yung Holy Week, uuwi na yung mga tao ngayon. As of the moment, habang nare-record natin, kasi ito na yung last day ng Holy Week, nung long vacation. Day of Valor kasi ngayon eh. Pauwi na. Ay, kaya na extend, di ba? Kaya na extend. Kaya extra long yung ano, yung Holy Week. Yung weekend nito. Yung Unholy Week. Pati yung Monday na damay, di ba? Oh, tama. Day of Valor. Day of Valor. Araw ng kagitingan yan. Kagitingan, yan. Ang Day of Valor, yan ang pagbagsak ng bataan. Ah. Yan yung World War II, di ba? Ano yun natin? I-Google natin. I-Google natin. Alam ko, kasi before, April 9 yun kahapon. Oo. April 10. Alam ko, April 9 yung Day of Valor eh. O baka first Monday ng ano. Hindi, ginawa ng 10 eh. Nandito na sa ano ko calendar, bro. Ayan Day o. Of Valor. Okay. Naka-automate ito kay Google eh. Day of Valor, Philippines. The Day of Valor, officially known as the Araw ng Kagitingan dati. April 10. Oo. April 9 no last time. Last year. Ah, siguro dahil ano, baka first Monday or second Monday of April. Pwede. Yun ang ano, yun ang... Pero kaya na-extend yung Holy Week dahil today is a holiday. Pero weird, no? Bakit, parang feeling ko itong mga gaytong klaseng bagay ay merong specific date talaga. Diba? Kasi historical date yan eh. O siguro parang, para lang... humaba lang yung ano, parang isinunod na lang sa Holy Week. Alam ko kasi si diba? BBM, sa governance niya, gusto niyang ano, yung gawin yung ginagawa ni Gloria dati. Ni Gloria dati. Oo, yung... Kasi, ano siya ni Gloria? Gloria talaga yung si BBM. Kasi taga-norte sila eh. Oo. Solid North, Je. Oo, so, tingin ko, apprentice talaga ni Gloria si BBM. Yan. Anyway, itong Day of Valor ay isang napaka-importanting kagaanapan pero, sa Pilipinas. Pero tila yata nakalimutan yung araw, bro. Nag-focus lahat sa Holy Week. Oo naman. Sa mga beach. At kaya traffic ngayong as of the moment, mga palabas ng NLEX yan, bro. Naalala ko dati nung aking kabataan na tuwing Holy Week ay sa halip na mag-ayuno at magnilay-nilay ay puro kalaswaan ng mga kamayan. Anong ginagawa mo ng Holy Week, Jay? Usap pa nun ng Puerto Galera ng mga panahon na yun. Ano ka Puerto Galera ka nun? Isang beses lang. Mga ilang beses. Mga wild dyan sa Puerto pero, Galera, White Beach. Pero dati kasi, hindi pa uso yung ano eh, mga travel, yung mga piso seat, di ba? Medyo mahal pang mag-travel nun. Piso fare sa airplane. Oh, di ba? No? Medyo mahal pa. Mga mid-2000s na nauso yun eh. Di ba? Oo nga. So, nung mga early 2000s, parang wala pa nun, no? So, parang medyo, parang malayo ka na makapunta ka ng Puerto Galera. Doon na sa mga normal na tao, ha? Yung mga mayayaman, syempre, nakapag-Boracay sila. Oo, diba? Nung college ako, parang ang Boracay, parang dream come true yun. Oo, di ba? Pero may mga classmates ako sa Letren nun, parang, yung Boracay parang alam mo Batangas lang eh. Oo, Boracay diba? Tayo guys. Ibig sabihin kasi may pera ka doon. Tapos parang diba? 10,000 yung budget. Ako laki-laki ako sa 10,000. Parang 10,000 po tayo na. Oo, di ba? Eh 120 lang bound ko per day eh. Hindi abot kamay dati yung oo, Boracay. Kahit pag-ipunan ko pa. Kahit pag-ipunan ko. Although ngayon mahal pa rin. Hindi naman na pero hindi na parang kung may trabaho ka makakapunta ka ng Boracay. Oo, pero nung estudyante ka oo. I can just imagine na sobrang struggle talaga makapunta sa ano. Papangarapin mo talaga na pumunta ng Boracay. At saka nung panahon na yun, ang ganda pa ng Boracay. Di ba? Well, maganda pa rin maganda pa rin naman. Pero, mas maulad lang ngayon. Mas, hindi ko alam kung may D-mall na nun. May D-mall na nung may time na po ba eh. Pero yung mga kwento sa akin ng mga doctor ko sa, nasan kasi ako sa Roa City eh. Nung sa MedRep ko na job. Before ako naglipa. Roja City yung first ko na area. So, sa Capiz yun. So, Rojas, Calibo, Caticlan. Oh. Isang island yun sa Panay eh. Oh. So, Iloilo, Rojas, Calibo, Caticlan. Tapos Boracay na. So, sabi niya nung araw, wala daw kuryente dyan sa Boracay. Oo oh, naman. Parang ano yan, Zambales. Yung mga liwa Zambales nung araw lang. Beach lang talaga. Tapos magka-camp ka doon. Grabe yung mga photos dati ng Boracay. Nakita mo ba? Talagang yung buong island na yun. Pahaba yun eh, di ba? Oh.
na puro puno lang talaga, tapos walang mga kung ano-anong kolorete, di ba? Ngayon nga may mga reclaim parts na doon sa Boracay, bro, eh, para magmukha siyang malaki, di ba? Kung nasan yung Shangri-La ngayon ng Boracay, napakalaking spot na yon. Dati Station 1, Station 2, Station 3, ngayon meron pang Station 0. Tsaka dati, ano talaga, tawag dito, paraiso talaga yung dating ng Boracay. Kita mo naman pakita to. Mo, pakita mo, pakita mo naman yung itsura ng Boracay yan. Dati. Wala pa mga building. Diba, ngayon, puro mga ano yan, puro resort. Yan. Puro resort na yan. Diba? Saka naabot na ko yung Boracay dati, bro, nung time ko na sa Roa City. Sa beachfront yung daungan ng bangka. Ngayon may port na sila. Oo. Dati kasi, dun, kaya may mga Station 1, Station 2, Station 3. Doon pwede pang pumunta yung mga bangka doon sa ano eh. Doon lalapag. Oo, doon lalapag. Hindi pa doon sa pinakang... Tapos kakargayin ka ng boatman na parang baling. Dati kinarga ako ng boatman eh. Kasi baka mabasa daw ako eh. Sabi ko, wag ko. Yeah, wag. Sir, magpakarga kayo sa akin. Sige. My hero. Ganun. Nakaganun na ba? Ganun ako sa kanya. Naka-ankla ako sa kanya. Kasi wala kang choice, bro eh. Kasi mababasa ka eh. Nakasapatos ka. Papakarga ka sa boatman. Tapos ang laki nun. Hindi man lang isipin mo kung may girlfriend ka, di ba? Tapos kinakarga ng girlfriend. Yung girlfriend mo ng boat. Tapos ikaw rin kinakarga. Oo nga, no? Sir. Hindi dapat mag-chinelas ka. Para kung ayaw mo mag-ano. Dabi, ako nakakarga. Mag-chinelas ako. Dati kasi hindi pa ako nag-gym ng madalas. Pero ngayon, kaya ko na yun. Tapos ang liit lang nung ano, dahil sa Nesha, batak na siyang magbuhat ng kung sino-sino. Eh, paano kung mataba? Tapos yung ano? Kung ako, di ba? Pati yung bagahe mo, dala niya kasi. Oo. Ngayon, wala na kasing ganun eh. Grabe. Pero alam mo kung ano yung naiisip ko dito sa Boracay? Kasi, yung may-ari niya, parang napakaswerte eh. Kasi, nagkataon lang na meron siyang lupa dyan. Sa isang isla yun. Na nagkataong maganda. Kasi may ano dyan eh, may apelido dyan, nalimutan ko eh, sa Boracay. Pag narinig ko yun, alam ko yun eh. Halos lahat, itong buong shore, isang pamilya lang ang may-ari. Tapos dahil naging economic zone ng Boracay, naging sobrang yaman nila ngayon. Damn. Diba? Kasi yaman na. Nandun lahat ng mga binenta resort. Binenta ba niya yung titulo ng lupa doon sa mga tycoons na to? Tingin ko hindi eh. Ito 1984 to 2020. Yan, iba itsura ng Boracay talaga. Diba? Puro green, no? Puro green pa nun. Diba? Ay, na ano yung ano natin, bro? Pwede mong i-switch na ko. Ah, wag na. Mamaya. Ano yan? Ano yan? Naririnig yung... Yung fan. Yung fan. Anyway, itong Boracay dati talaga, it's parang pangarap yan talaga ng mga tao. Lalo na kung nung high school ako, di ba? Hindi naman ako makakapunta dyan dati. So, may isip ko yung mga nakabikini, di ba? Ako yung sand eh. Yung sand, yung, alam mo, unang-una ko napuntahan to nung nagkatrabaho na ako as med rep sa Roa City. Oh. Diyan kasi ginawa yung conference namin. Oh. Bro, habang kinakarga ako ng boatman, naiyak ako eh. Bakit? Nakikita ko yung buhangin ng pino. Ito, hindi ko lang nasa nung college. Sabi ng boatman, parang, sir, ba't kayo? Ba't ka naiiyak? Medyo maigpit yan yung kapit mo. Eh, bus, kuya, pangarap ko to eh. Pangarap ko to sa Boracay. Anong year yan? 2000, ano to eh? 5? 2006? 2005? Ako, nakapunta yata ako mga 2008 na. Mga ganun. Tapos, ay, mga 2007 or 2008. Nung time na yun, bro, Cocomangas. Oh. Tapos yan, yan. Yung ano, Regency Boracay. Yan. Station 2. Oh. Yan. Actually, tagal kong hindi nakapunta. Ngayon, hindi na Regency. Bro, Henan Resort na. Ah, ganun? Hindi na siya Regency Hotel. Talaga? Henan. Puro Henan na. Talaga? Ang dami Henan? Na pinagbago. Baka binenta na ng ano. Oh. Ng, kasi alam ko yung mga resort na yan, yung pamilya na yun ang may-ari sa lahat eh. Yun nga. Hindi ko alam ha. Tapos merong Station 0 kung nasan yung Shangri-La. Oh. Na wala doon sa Station 1. Di ba dati yung Station 1 na yung pinaka-peak? Oh. Ngayon parang babaybay ka pa doon sa malayo. Parang copymate na siguro yung ano doon, yung buhangin doon sa Station 0. Hindi, pwede nilang kunin yung buhangin doon tapos itambak doon. Oh. Itambak doon. Hindi kasi yun ang pinagkaiba nung ano eh, nung Station 1, Station 2, Station 3. Doon sa Station 3, pino na yung buhangin. Oh. Pero pag pumunta ka doon sa Station 1, para talagang ano eh, parang talagang sobrang fine ng sand. Kasi pag pumunta ka sa Station 3 ka, kung ano yung buhangin sa Batangas, yung mga ganun, parang ganun lang itsura niya. Yung the best na buhangin sa Batangas, ganun ng Station 3. So, tama. Tapos Station 2, mas maganda nga dito. Pino pa rin, pero hindi siya parang pulbos. Oo. Pagdating dun sa Station 1,
talagang pulbos talaga. Nakaka-shock. Oo. Doon ka lang makakakita ng ganun eh. Wala pa akong nakikita mas pino pa doon na. Even yung beach, mas maganda yung beach. Oo. Pati yung mga tao. Sabi ko, patay na bakit sa Station 3 parang puro squatters. Station 1, puta po na mayayaman. Communism! Communism! Oh, yan ang pagkaka... Yan ang pagkakahiwalay, pagkakahiwalay-hiwalay ng mga ng mahirap at mayaman. Kaya may dude, yan, lakit ka pa nga minsan, anong station ka? Tapos sabi ko, station, ay, station 3, bakit? Station pag station 2, sakto-sakto ka lang. Mag-iiba yung mukha, no? Oo, parang station 3. Tatawin kita, Chris. Anong station mo? Sa Boracay? Ay, nag-Boracay ka? Sa station kayo? Sa station 3. Bakit? Hindi ba okay? ako kasi station 1 kami. Station 1. Okay naman doon sa station 3. Di ba? Pero tapos meron mga nagpapanggap, bro. Kasi nung nandun na ako, station 3 kami, di ba? Gumigimik kami station 1. Tapos pag tiyatlo kami ng mga chicks, saan kayo naka-check-in? Sa station 2. Sa region. Pero totoo niyan, maglalad kami. Lasin-lasin, naglalakay kami sa pinakadulo. Oh. Pero okay din naman sa Station 3, may mga hotels din naman doon. Oo. Na, parang Eurotel doon eh. Hindi ko alam kung Eurotel. Saka mas mura yung rate. Oo, mas mura talaga. Yun nga lang, makikita mo yung pinagkaiba nung itsura ng hotel. Kasi doon sa Station 3, mga bar and board and lodging lang eh. Tapos pag Station 2, mga magagandang hotel. Station 2 parang ano eh, doon pala yung mga Eurotel. Nandun yung mga Eurotel. Doon sa Station 1 kasi, mga may pagka-boutique na yung ano doon. O yung hotel, oh, diba? Fucked up. Fancy shit. Pero maganda doon. Kasi pag kami pupunta, parang ay, mag-ipon na tayo. Ano? Station 1. Doon sa Station 3, yung laro, volleyball lang. Sa Station 1, frisbee. Putang ina, makita mo frisbee. Tsaka may mga ano, nung pumunta kami doon, last time mga Koreana, nasa napagkakikinis na mga Koreana, mga K-pop. Pero, Je, ngayong Holy Week, ba't parang norte ang puntahan ng mga tao? Yung Boracay, hindi na diba? Masyadong natupag. Pero Eliu, Baler, Aurora, di ba? Kasi mas fun kasi yung mga nangyayari sa Eliu. Ilocos. At saka sa ano. Tsaka pang hipster ang ano eh. Ngayon, di na uso yung hipster nga eh, di ba? Oo. Di na uso. Kailan ba na uso yung hipster na term? Early 2010? Parang konyo na ulit eh. Oo, konyo diba? Na sila ulit diba? Eh. Pero sila yung nagpauso nun. Oo. Yeah, yung mga siyargao, yung mga surfer. Surfer. Di ba? Nagkaroon ng surfer culture bigla sa Pilipinas. Parang hippie yung mga yan eh. Oo. Tapos, naita ka lang. Sa Boracay kasi, walang waves dun. Hindi ka pwede. Ano bro, scheme boarding. Oo. Yung parang sa shoreline lang. At saka ang isang maganda sa Boracay kasi, kung hindi ka marunong maglangoy, hindi safe ka doon. Kasi parang isang kilometro bago lumalim eh. Oo, diba? Maglalakad ka doon, hindi ka very ka serene yung waters, walang wave, sabi mo, 'di ba? Oh, tapos sa blue na blue, tapos basta ganoon. Kitang-kita mo ang panty. Pag pumunta ka doon sa LU, diyan, kahit sa Batangas may waves doon eh. Oo. Diba? Sabi yan, biglang lumalalim yung tubig ng Batangas. Oo. Diba? Akala ko babaw. 'Di ba? Pag mababaw lang, tapos may may mga kakilala kong ano ah, may mga kamag-anak na kasi sa Laia, ang babaw din noon eh, mala Boracay. Pero bilang sa Laia, mga ano eh, mga mas maiksi, siguro mga after 20 meters biglang bababa. Oo, bigla siyang bababa. Pero mahaba-habang lakaran din. Pero katapusan mo pag yung alon gumanon, biglang lalalim 'yun. Hindi ka gaya ng Boracay, wala talaga. Hanggang doon sa kadulu-dulunan. Sa Batangas kasi tawag dito yung waves maano rin doon talaga sa Nasugbu doon. Tama. Kaso ang huling punto ko ng Nasugbu ang dumi ng dagat, ang daming basura. Oh, may team na yung buhangin doon eh. Oh, diba? At saka madaming basura. Oo. Asan basura? Baka may tae pang lumulutang-lutang dyan sa dagat. Minsan nakakita ko ng ganun eh. Actually, pwedeng magkatae, pero doon pumunta kasi kami, parang bumabagyo eh. So, etchas. So, kung may tae man doon, nadurog na yung tae. Pero etchas ba talaga ng tao yun o ng aso? Uy, pwede. Marami kasing ano sa beach usually, di ba? Baka etchas ng ano, ng pating. Okay. Hindi, pero maraming aso sa beach eh. Sa LU, maraming mga dogs sa beach. Feeling ko, tae ng aso yun. Pwede, eh. Pwede. Hindi pa naman ako na-jackpotan ng etchas sa beach.
Pero... Eh, naihi ka ba sa beach habang nag-i-swimming ka dyan? Masarap yun eh. Guilty pleasure yun eh. Doon sa... Pag nasa beach ka, parang hindi ka naman guilty doon. Oo. Maalat na talaga doon. Iinit na ng konti yung salawal mo, pero mag-survive pag sa swimming pool talaga, yun ang hassle. Diba? Tapos, guilty pleasure yun, no? Dati na sa condo na, yung mga bata, parang ina-announce pa, I'm peeing! Yuck! Buisit ka! Nag-juice ko dyan araw-araw. Dapat tumahay ka na ng jet para lumulutang-lutang. Ah, ganun! Diba? Ganun na. Diba? Pero, Je, itong ano, bakit itong mga Filipinos karami, ako hindi kasi nakipagsabayan sa Holy Week rush. Eh. Oh. Sabay-sabay silang nag-outing, sabay-sabay silang pumunta sa same destination. Sabay-sabay silang ship mentality. Baka kasi nanood sila ng pinapako sa cruise. Pinapako sa cruise, kaya pare-pare sila ng mentality. Di ba, nauso na dito lang sa atin, may gumagawa nito. Napanood ko dati sa ano eh sa History Channel, 'di ba? Parang isa sa mga extreme na gawain sa Pilipinas eh tuwing mahal na araw. Yan yung flagellation. May mga nagpapako sa krus, 'di ba? Penitensya ba tawag diyan, Je? Pwedeng penitensya. Yeah. Well, penitensya talaga. Tapos yan, sa Pampanga yan eh. Sa amin kasi sa probinsya namin sa Mount Banahaw. Kumbaga papunta kami sa may mga dumadaan na ganyan kasi may daan sa amin papuntang Mount Banahaw. Okay, so may mga nakakita na ako ng tunay na ganyan, yung naglalakad ano yung tapos may pinanghahampas nila. Ano yan? Ano yan eh, parang ang sabi sa akin, mga kahoy daw yan na mayroong blade na nakausli na ganun or something naman, may maliit na tusok. Para pag ginano niya, unti-unting... Dudugo. Oo, ganun. So may blade yung mga kahoy na yan? Yun ang sabi sa akin. Hindi pa ako nakakita ng malapitan so, eh. Tapos kailangan nakatago yung mukha? Yung iba, hindi eh. Yung sa amin, hindi ko na... Sa Pampanga, kailangan nakatago yung mukha. Ikita mo yung bata. Ah, ang sakit niya, di ba? Dahan-dahan na ng bata, bro. Mabait yung bata, oh. Actually, kahit... Yun naman talaga yung ginagawa niya. Never pa akong nakakita ng... Yung bata yung malakasan talaga. Eh, paano yung batang gustong ipasak ni Dalai Lama yung kanyang dilag? Kung bibigyan siya ng pagkakataon na yung ganyan si Dalai Lama. Lalakasan kaya niya yung hampas? Siguro. Ito ang sabi ni Dalai Lama. Grabe yung ano neto. Uy, teka, may kumatawag sa akin. Grabe yung ano, dugo. Pause muna natin. Sige, ipapause natin to. Hello? Kami ay nagga. Hindi, pwede na may cut yun. Pwede cut. Nawala. Hello? Nandiyan na ba? Nandiyan na yata, Jay. Ah, yun na. Yan, habang kinukuha ni Jay ang kanyang ano, kasi nagpa-deliver siya ng, mag-order siya ng pizza. So yun, kung kinukuha niya ang pizza sa labas. Ang pizza sa labas, pizza sa labas, pizza sa labas. Yan, isang pizza sa labas, nakakainin namin mamaya. Ito. Yan, ilagay mo muna dyan sa laptop ko. Episode is brought to you by Shakey's. Yan. Shakey's, mahiya naman kayo sa amin. Yan, mamaya natin kainin yan sa next episode, Je. Lagay mo sa laptop ko. Yan. Parang hindi na mainit. Yan. Patapos na rin to eh. Oo. Oh, teka, ilang minutes na tayo? 35? Ay, lang to eh. Mm. Anyway, eto. Yan, nire-reenact yung ano bro, yung paghihirap ni Jesus Cristo. Grabe, no? Wala ka naman na miss out much. Parang kanina, buhat-buhat niya yung ano eh. Yung cruise. Tapos natumba siya. Kasi yan, yung kanyang puta. Si Mary Magdalene. Uy, pero hindi naman daw puta si, ano? Mary Magdalene. Mary Magdalene. Oo. Hindi yung puta ni Jesus. Isang napakalaking ano daw yun. Si, kayo na ba galing yung rumor na ano siya? Ang sinasabi is, hindi naman daw talaga sinabi sa Biblia na puta siya. Ano sinabi sa Biblia? Hindi ko na maalala. Pero hindi siya sinabing directly na puta. Pero kasi si Mary Magdalene, siya yung babatuhin na ng mga tao na condemned to death siya. Siya yung sinabihan ni Jesus na
yung mga tao, sinabihan niya na kung sino ang walang kasalanan, siya ang unang magbato. Ba't siya babatuhin? Una. Kasi mayroon siyang ginawang kasalanan and people assumed na dahil puta siya, dahil pokpok siya. So ano yung kanyang profession? Yun ang di ko alam. Puta siya ni Jesus, alam ko. Kahit anong sabihin nyo, si Jesus Christ ay hindi single, nagpaparaos siya kay Mary Magdalene sa kanyang dila. Ay, pero ang sabi sa Da Vinci Code, pwedeng asawa talaga siya ni, mismo, ni ano, Jesus Christ. Jesus Christ. Tama. Yun ang sabi ni, nung sa Da Vinci Code. Tama. Kaya, tapos, yung anak ni, yung, di ba, pinapangalagaan nila yung lineage ni Jesus Christ. Siya yung nanganak nun. At saka yung Holy Grail, siya daw yung si Mary Magdalene niya daw. Yung symbol, yung symbol. Hindi lang yung symbol, yung buto niya. Ah, yung carcass niya. Kasi tawag dito, pwede kang parang direct link siya kay Jesus. Damn. Conspiracy theory, Jay, or based from facts? Eh, hindi ko conspiracy for now. Yes. Kasi ano eh. Kasi feeling ko si Jesus fiction, actually hindi siya conspiracy theory. Work of fiction yung ano yung... Ito, Je, even the His Holiness Dalai Lama hindi nakapagpigil sa isang bata. Paano pa kaya itong si Jesus Christ sa isang magandang Mary Magdalena? Sa bagay. Diba? Pero si Jesus Christ siya. Well, kung si Jesus Christ siya, pwede siya. Nakita mo kasi, nakita mo si Dalai Lama kung paano niya ipasak ang kanyang dila sa isang bata. Pero, dagdagan natin doon sa Dalai Lama, no? Di ba parang, tayo kasi alam natin pag nakakita tayo ng ganun na hindi siya tama, 'di ba? Hindi mo kasi para ito isang may elemento diyan. People unanimously call it out as disgusting. Pero ano yung mga elemento doon? Una, matanda si Dalai Lama tapos bata. Tapos pangalawa, pareha silang lalaki, 'di ba? So anong mas kumbaga parang well, mas disgusting siguro kung batang babae yung ipapasak niya. Hindi discuss siguro sa batang babae, parang alam mo yun, parang alam mong may mali lang. Parang diba? Gusto mo kasi pag babae yung involved, batang babae. Oh. Parang may something na ano eh that kills you inside na wants to ano revolt against that yung kung sino mang taong gumagawa nung kahayupan na yun. Lalo actually kung let's say adult na babae yung pinasak ni Dalai Lama. Okay lang. Actually, parang weirdo pa rin eh. Di ba? Parang, ginawa na diba? Di Duterte yan, di ba? Meron siyang hinalikan na babaeng OFW. Oh. Sabi niya, kiss. Napanood mo yun? Oh. So, ano, disgusting ba yun? Well, actually, I would say. Disgusting. Oh, kasi ito yan eh. May elemento kasi yung kay Duterte. Iba kasi yung kay Duterte kay Dalai Lama. Si Dalai Lama kasi, yung kay Duterte na lang muna. Yung kay Duterte kasi, merong involved na he is in the position of power. At saka yung reputasyon niya ay manyakis. Diba? Ito si Dalai Lama. So, kumbaga parang hindi ka magugulat na chick ginawa boy, ni... Kasi chick boy siya. Hindi ka magugulat na ginawa ni Duterte. Sleazy. Itong si Dalai Lama, hindi ka magugulat ka dahil he's supposed to be better than that. Na, yung ipokrito yung dating, yun ang mas nakakuha. Sabi mo nga, one of the most intelligent people in the world, diba? Diba? Person in the world. So, yun yung pinagkaiba nila. Parehas na akadiri yun. Para siyang may image na Jesus Christ, kumbaga. Oh, si Pope. Diba? Pope. Oh, si Pope. Si Pope na lang, mas ano yun. Pero kung pagbatang babae at mas... kasi papasok doon yung ano eh yung pedophilia na ano eh na pero kahit ito sa batang lalaki ito papasok na talaga yung pedophile shit. Oo, di ba? Kasi iba yung pag hinawakan mo yung ano yung kiss sa lips baka pwede ko pang paanuhin yun eh. Pero suck my tongue. Yung suck your si Michael Jackson nga wala akong nakitang sinabi niyang suck my tongue Vincent. Suck my tongue. Macaulay. suck my tongue, Kevin. Kevin, are you home alone? Suck my tongue. Have you seen my tongue? It's under my pee-pee. Pero pag babae, pag pareha silang lalaki, 'di ba? Parang may dagdag na elemento rin 'yun eh. 'Di ba? Kasi it's not just pedophilic, it also becomes homophobic? Hindi homophobic. Hindi homophobic yan. Meron siyang elemento ng homosexual. Homosexual pala. Homosexuality. May homosexual. Hindi na lang siya basta pedophilia. Parang diba? Double whammy. Pedophile ka na, homosexual ka pa. Parang ganun.
Parang ganun. Di ba? Pero... Tapos meron ka pang fetish siya pagsak ng... Pero kung heterosexual siya, at tingin mo pantay, ipa-poll natin. Diba? Tingin nyo ba mas nakakadiri... Dahil bata eh. Parehas bata eh. Pero ano mo bro, ito ah, hindi ko alam, at to kong talamak to ah. Karamihan sa mga matatandang lalaki, like kunwari meron kang grandpa, mahilig silang mga hawak eh. Yung mahawak. Manood ka ng isang lolo, halika nga dito, kiss ng lolo, kiss. Hindi, where do you cross the line kung sleazy yun, kung appropriate yun or hindi appropriate? No. Diba? Tsaka may, sa probinsya dati, yung isa, kahit hindi ko lolo, parang patingin ang titi mo, parang ganun. Hawakan ko yan. Lalaki ka ba? Diba, lalaki ka ba? Patingin titi. Tapos ikaw, bata ka, papatingin mo yung titi mo. Kasi, hubuan ka, diba? Hubuan ka. Tapos kanyari, pitingin pa yung titi mo. Diba? Parang ano yun eh. Parang, ewan ko dati, siguro hindi ano yung... Sige sinasabing acceptable yun, ha? Sa bata, di niya may... nangyayari yun. Sa bata, siguro di niya maisip na weird at that time kasi grand, kung nga, lolo niya yun, di ba? Parang, siguro, this is what a man is, di ba? Parang, kailangan daw may titi, makita niya yung titi ko, okay. Ang weirdo nun eh, no? Pero, at saka dati, parang, syempre papalag ka, di ba? Pero, di po, parang, di, ewan ko, ha? Kasi nangyari sa akin yun, hindi na, parang nakapalag ako, nakatakbo ako eh. Pero alam mong something wasn't right nung sinabi niya, pati ng titi mo, ganun. Siyempre, hindi, sino ba namang maano nun? Lalo na kung hindi ko namang kakilala. Ilang taon ka pero nandun, madami naman yun. Hindi, hindi lang ikaw? Hindi lang ako. Pati yung ibang kasama ko, parang gusto niyang biktima. Kasi yung nga bro, pag matanda, meron siyang pass eh. Lagi may pass, ay matanda na yan. Oo. Kaya niya, di ba pag nagmumura si Duterte, matanda na kasi, ganun kasi nung araw pag matandang Bisaya eh. Actually, isang ano yan eh, ginagawa yan nung, actually tingin ko pwede ko, kaya ko na rin gawin yan eh. Oo. Kasi pag mas matanda ka, tapos nalasing ka, hindi ko sinasabing tama to ha. Oo. Pero merong ano, may mga gumagawa talaga nito na parang, yes. biglang magiging touchy, di ba? Maraming yan. Oo, diba? Maraming tapos, yan. Tapos yung mga bata ng mga 20 years old, nakaka-opisina mo, sabi, ay, matandaan na kasi yan. Oo. Ganun lagi yung labas nila. Yun nga bro eh. Yung perfect example si Dalai Lama, sa mga company, yung may boss kang matanda, 67 na siya. Halika nga dito, Jenny. Ikaw talaga, Jenny. So kukurot-kurot niya yung si Jenny, di ba? Ngayon, kung ikaw gumawa ng pagkurot kay Jerry, harassment ka, di ba? Pero pag si bossing na 67 years old, okay lang. Oo nga. Pero alam mong may mali siya na eh. May pagkadalay lama na yung dating eh. Hindi ko alam. Hindi ko sinasabi, again, hindi ko sinasabing tama yun ha. Pero yun yung ibang inaano eh. Lalo na pag nakainom. Kasi mas may confident. Party, may party sa office, ganyan. Tapos biglang may e-epal kasi ginagawa ito ng isang tropa ko eh. Hahawakan yung kamay, ganyan. Satang ina mo. Tapos alam niya nang mamanyak siya eh. Oo. Satang ina mo. Ganyan. Kasi ako nagtataka ako. Kasi alam ko, kung ako gumawa nun, yari ako eh. Oo. Pero siya, nakakalusot siya. Bakit ka nakakalusot? And, dahil ba matanda ka? Tama, tama. Oo, tapos oo, dahil yan ang ano, perks ng pagiging matanda. Mismo. So, hindi mo alam talaga kung ano to eh. Kung dapat ka bang i-cancel o dapat ka bang patawarin. Mahirap eh. Siguro yung sa matanda bro, yung it comes with the age, yung confidence na dati nung bata ko, nahiya ako ngayon, halika dito. Well, para sa akin, mamamatay naman ako eh. Well, para sa akin, hindi acceptable yun. Kasi kung, lalo na kung alam mo na nang mamanya ka talaga. Oo. Diba? Tapos naka-get away ka lang kasi matanda ka. Diba? Oo. Kasi, obvious eh, kasi kilala ko siya eh. Oo. Yan nga lang, walang makapag-gano sa kanya na unang-una, ang isang palusot niya, lasing siya. Tapos pangalawa, mas matanda siya. Mm. So medyo parang may respeto ka. Kasi pag hindi siya lasing, respetable naman siya eh. Diba? Tapos irerespeto mo siya na mas matanda. Kasi meron kang parang by default. Pag mas matanda, parang irerespeto mo talaga eh. Dun, diba? Dun sa OJT ko dati bro, sa isang office, nangyayakap yung matandang to. Nangyayakap niya yung mga employees na babae. May mga pumapalag. Ay, sir! Pero, kilala siyang ganun eh. Nangyayakap. So parang, kahit nag-asar-nasar sila,
putang ina, itong matandang to, alam na niya ginagawa niya eh. Parang, depensa niya? Akala mo naman, ganda-ganda. Di ba? Ang galing eh, no? Sabi babae, parang sige na nga, hindi na mapapalag. Di ba? Galing, galing. At saka mapapa, pero pag ikaw yung gumawa nun, nyari ka. Kasi, ano kay, di ko alam, siguro mas intimidating lang talaga pag mas matanda ka. Oo. Actually, hindi naman siya boss eh. Hindi siya boss. Kumbaga, parang pare-parehas lang kami. Di ba? Pero, for some reason, nabibigyan siya ng pass. Na parang, ah, sige na nga. Ito pang isa kay Duterte, yung kasambahay, yung parang dadakmayin yung kipay. Mm-hmm. Di ba? Parang nasa dining room sila. Oo. Tapos parang dadakmayin niya yung ambay, dadakmayin yung kipay. Tapos yung mga maids parang, ay! Pero yung mga netizens parang, ah, manyak, manyak. Pero hindi ganoon lang talaga siya magbiro. Oo, grabe. No? Eh kung ikaw kaya mag-ambang dumakman ng kipay ng ibang ng babae, di ba? Parang, Jay, ano ba? Di ba? At saka minsan sa ano eh, mayroon ako isang tropa din na may edad na rin. Ganon-ganon din ang ginawa niya. Nag-videoke kami eh. Kasama ko sa videoke. Tapos minamanyak niya yung mga servidora. Tapos halika dito. Tapos hinahalikan niya. Hinahalikan niya sa pisngi. Tapos tapos pag nakalusot siya ng isa, e-escalate niya eh. Ganon yung una man, akbay. Titest niya eh. Lusot. Lusot. Tapos ganyan. Hagod. Anong mga ganong gawain ng mga manyakis. Tapos mamaya, amuyin, halikan na. Ipupush niya kasi yung limit eh. Pumapayag ka. Okay. Tapos pa rin yung bawiin. Kala mo naman, ganda-ganda mo. Oo nga. O kaya parang, sorry. Gaganan lang siya. Sorry. Eh, ito pa, hindi lang lalaki. Kahit babae ito, si Wang Ud. Wang Ud, I'm on to you. Nangahawak ka ng burat. Oo nga, di ba? Ikaw rin. Hindi lang lalaki matanda. Pati babae matanda nang nangahawak ng burat. Actually. Diba? Actually, kahit sa amin. Kasi yung kasama nung matandang ng ano sa akin, kasama niya yung asawa niya eh. Diba? Na matanda rin eh. Parang, diba tapos, pahawak ka ng burat mo. Patingin nga ng diti, ng utin ng tawag sa akin. Katingin nga ng utin kung malaki na. Diba? Gagano'n. Eh, mga 9, 10 years old. Parang ganun. Feeling ko pag tumatanda, parang yung libog eh. Hindi nawawala eh. Kahit na hindi nakain tumigas ng etit, sando pa rin yung libog eh. Tingin ko hindi naman yung gumawa sa akin nun, tingin ko hindi naman siya nalilibugan. Parang ano lang siya. Weird siguro na pag- parang for to them it's just funny. Oh. Parang ganun. So pwede mo masabi kay Dalai Lama, posibleng joke lang 'yon. Well, posible naman talaga. Posible naman talaga pero hindi talaga magandang inappropriate doon sa place pati. Lalo na sa panahon ngayon sa internet, sa panahon ng mga woke shit, 'di ba? Yes. But kahit wala pa yung woke shit, let's say nangyari ng 90s 'yon. Oh. Parang the fuck? Oo. Diba? Kay Michael Jackson nga, diba? I'm just sleeping with the kids. Kasi pag may bata, matanda at saka bata, ano talaga, natural sa atin maging protective. Tingin ko yun eh. Kaya parang repulsive sa atin, lalo na kung babae at saka babatang babae, batang lalaki. Alam mo, naalala ko tuloy Lolita na palabas. Oh. Ano may Lolita palabas? Yung batang babae na alin doon, madaming yung Lolita. Talaga, yung totoong Lolita. Oh. Yung talagang lumabas sa sinihan. Oh. Hindi yung porn na Lolita. Oh. Yung ano, di ba, yung may infatuation tong matandang... May Pinoy ata na Lolita, di ba? Yata. Pero yung napanood ko yung French or English version. Tapos, basta maganda-maganda. Parang kuwang-kuwa nung actress yung pagiging ano eh, underage na babae. Mm-hmm. Tapos yung lalaki, parang pumatay siya para makuha niya si Lolita. Mm-hmm. Di ba, na-addict siya kay Lolita. Pero dahil batang babae ito, hindi niya makontrol. Pero parang, nagiging norm ba to? Itong klaseng, like, nakikita mo to sa mga artista, like si Vic Soto, dating Pauline Luna, Freddie Aguilar, dating mas a younger girl, or vice versa, di ba? I'm sure may mga babae dyan, dating younger men, di ba? Na parang pwede mo nang maging anak. Well, for the longest time, norm yun. Diba? Abraham level shit. Kasi ano, yung nung panahon kasi is unang-una kung yung mga may kayang magpakasal ay yung mga may pera, yung mga may kapangyarihan, 'di ba? Yung mga datu ganyan. Tapos as recent as mga 1920s ang mga babae pinapakasal na ng ano, yung mga 12, 14, 'di ba? Ganyan. Sa China, 'di ba? Sa Pilipinas. Pilipinas even. Sa Pilipinas. Yung lola ko, ano eh, alam, parang 14 ata siya nung pinakasal siya. Tapos obligado ka na makipag-sex nun, di ba? At 14. Siya, ano na yun? Kumbaga parang, kasi, hindi ko alam kung totoo to ah. Pero sabi, pag daw,
nakatapos ka ng grade 6, pwede ka nang maging teacher. Di ko alam. Kumbaga parang umano ka na. Dati, parang, dati. O, di ko alam. Siguro dahil konti lang yung teacher. Baka ganun. Ngayon kasi, ano na yan. Kasi sila yung mga unang... Kailangan specialize ka na ngayon. Kasi sila yung mga unang nag, ano eh. Sila yung unang naging nakaranas maging teacher eh. Di ba? So, kailangan bumilis ng konti. Di ba? Hanggang sa mag-adjust. Siguro, so, by 17, ano ka na? Kumbaga, katumbas siguro nun, nakatapos ka na ng high school. Parang ganun. So parang medyo weird pero it has been the norm ever since yung older people tas younger shit. Pero anecdotal lang yung sinabi ko, hindi ko alam kung totoo. Based lang to sa mga experiences sa namin. Mga kwento-kwento lang ng mga haka-haka lang ito. Mga kwento-kwento lang ng mga tao sa amin. Ayun. Pero Je, siguro pa yan yung tapusin. Oo. Naging way out of hand na to eh. Oo nga eh. Pero itong etong tawag dito. ito yan, pinako. Yan yung huli. Yan yung pinako. Anong masasabi mo diyan na angkop ba na well kasi tradition siya bro eh. Hindi ako pro. Mm-hmm. Pero dahil tradition siya naging acceptable na siya in a way. Pero sa totoo lang sa mga Catholics, hindi sila pabor diyan eh. Oo. Aba, tingin ko, lalo na yung mga born again. Ako nga hindi ako pabor sa Black Nazarene party eh. Oo. Kasi nakakagulo yun. Alam mo, ang daming Black Nazarene ng kolorum na pag-alagala sa mga barangay na cause ng traffic. Alam ko hindi sanctioned ng ano to eh. Ng simbahan. Ng simbahan to eh. Kasi hindi nila gusto yan. Kasi ang turo sa Bible is si Jesus na nga yung gumawa niyan para sa iyo eh. Hindi mo na kailangan gawin 'yan. Literal, 'di ba? Kaya nga pinako si Jesus eh para siya na 'yung gagawa niyan. Sino bakit ginagawa? Hunghang na kapampanga na nagsimula nito kasi sa pampanga 'to nang ano eh, nag-i-start eh. So hindi siya itong flagellation, may ibang gumagawa niyan na medyo extreme ng mga Catholics, yung mga monks ginagawa nila 'yan. Hmm. Pero itong pagpapapako, specifically pinapako ka, di ba? Oo, saka sinasaktan mo yung sarili mo, pinapadugo mo ang iyong likod. Saka merong ano eh, may technique yan na ano eh, na parang may spot sa kamay na dito yata sa gitna. Tatagos. Oo, na walang artery. Walang artery, tsaka walang buton na maano. Jep, masasabi mo may pagka BDSM ito. Bondage. Actually, baka pwedeng dominance. Fetish nga yan. Sadomasochism. Oh. Actually, pwede mong ituring yan as ano eh, the ultimate cosplay eh. Tama. Diba? Kasi kita mo, ginawa mo talaga yung ano eh, pinao ka. Siguro naaaraw siya mga yan habang pinapako sa cruise. Tumitigas yung titi nilang konti. Mali mo. Diba? Pako mo pa! Sherwin, ipako mo pa! Ano mo, may teori ako. Feeling ko eh. May teori ako yung mga nagko-cosplay. A good portion doon. Hindi ko naman sinasabing lahat. Nagba-bondage. May ano, may fetish na either cross-dressing or tinatali. Hindi lang tali. Kasi yung nag tingin ko may halong fetish in a way. Some way, one way or another. So ito, feeling ko lang naman. Well, may mga kakilala tayong cross-player dyan. Shout out kay Awi de Guzman. friend yan sa Facebook. See, pero ito, extreme level kasi cosplayer ka na. Oh. Nagpa-practice ka pa ng BDSM dyan. Oy, BDSM yan. BDSM does cosplay, no? At the same time. BDSM kasi, inano ka eh, nakatali ka. Tapos may pakpak ka. At saka, kailangan i-internalize mo yung ano eh, yung ano mo. Alam mo, meron akong tropa na, di ko alam kung dapat ko bang sabihin kung sino siya. Huwag i-anin mo na. Merong isang ano niya, pangarap niya raw na gumanap ng Superman para dun sa yung kryptonite na yung naghihirap si Superman. Gusto daw niyang i-act out yun talaga tapos mabidyohan siya. Sabi ko, bibidyohan kita. Medyo ano, medyo kinky, Je. Medyo kinky. Diba, sabi, may pagka-kinky. Kinky. Diba, parang masochistic na, ano, na, hindi, masochistic nga. Oh. Masochistic, hindi pala sadist. Suck my tongue. Pero, yun nga. Yun na lang ang masasabi ko sa suck my tongue. Suck mo na lang yung tongue ko. Anyway. I'm sure itong mga kapampangan na gumagawa ng flagellation, may arousement na nakukuha dito. Tumitigas yung titi niya. At saka, meron silang ano eh, celebrity sila. Oh. Diba? Celebrity sila pag, especially dyan sa
Doon sa in that instance. After nang 'yan, magiinuman sila. Pare, tingnan mo 'yung mga sugat ko. Actually, 'yun nga ano eh, 'yung Jesus na nag-a-act doon sa amin dati. Minsan nakikita 'yun eh, dumadayo sa amin. Uy, nagkipag makikita mo lasing. Oo. Di ba ikaw 'yung Jesus doon? Yung mga nagbubuhat ng Black Nazarene, bro. Hindi naman lahat, pero karamihan doon eh, mga lasinggero. Lasinggero din o mga snatcher sa Quiapo din. Ano? 'Di ba? So, hindi mo masabi ko talagang ano bang pinaglalaban ninyo? Nagsisisi ba kayo sa mga kasamaan na ginawa ninyo? Kaya ito na yung sacrifice. Oh. Actually, malaking ano yan, rabbit hole yan kung bakit ano. Kasi pwedeng pagsisisi mo yun talaga, di ba? Pero ano, para saan yung pagsisisi pa kung gagawin mo naman taon-taon? Diba? Bottom line, ang mga Pinoy, karamihan ng mga Pinoy mahilig sa mga ritual, mga symbols. Oo. Kailangan ganyan eh. May makita kasi, meron silang makitang something that symbolizes this shit. Di ko alam kung dati, kasi mahilig tayo sa mga prosesyon na yan eh. Kasi, ang sinasabi is, yung mga tradition natin dati na ng mga katutubo, ng mga pre-colonial Filipinos, pinaltan lang, ginawa lang, kin-Christianize lang. So, yung mga diwata natin, basically our gods, pinaltan lang yun ng mga santo. So si Santo Niño. Hindi. Ambawa yung sa ani, sino 'yon? Basta yung mga ganun. So si Mama Mary naging yung bathala naging si Pit Senior Papa Lord. Ko eh. Diba? Kasi grab naka-attend ka na ba ng Pit Senior sa Cebu? Oo. Putang ina, yung Santo Niño, alam mo may power eh. Pit Senior, oh. Pit Senior. Sa ano din sa Aklan, 'di ba? Grabe. Viva Santo Niño. Viva Santo Niño, 'di ba? Ito ah. Naglalasing sila doon sa putanginang ano, yung plaza, buhat-buhat yung Santo Niño, tapos sumisigaw sila, mukha silang tanga, inuminom sila ng alak. Oh, pero yung ati-atian, ganun, di ba? Ati-atian, oh. First time ko nakita yung ati-atian. Pero nagiinom sila, di ba? Yung sad-sad ng tawagin. At saka yung tawag dito, yung lahat ng dadaanan nila, nag-ano doon, nag-iinuman sila. So ano ba talaga? Pagiging ano ba to, holy or unholy ba talaga ang pinaglalaban nito mga to? Yung sinasabi ko, hindi ko alam kung may mga ritual tayo ng procession dati. Kasi pwedeng inadapt lang yung ritual tapos sa halip na kung sino mang anito yung dala-dala mo, eh santo ninyo na. Pinaltan lang nila. O sige, kumbaga para ano eh, yung mga Kastila, sabi syempre ano yan eh, parang tradisyon yan. Parang daan taon mo nang ginagawa. Tapos dumating sila, hindi mo na pwedeng gawin. So sa halip na ipagbawal nila, sige, tuloy niya lang. Pero sa halip na yung si Anito na yan, yung mga bulol, baka yan nagdala-dala nila, di ba? Pangit eh, pangit mo itong si Baby Santa Jesus. Basta ito na, gawin niya, tuloy mo lang yan. Naka-gold yan, okay. Irampan mo na yan. Di ba? Baka ganun, hindi ko alam. Tanungin natin si Professor Castro. Professor Castro, mag-comment ka kung makikinig ka nitong Sawsawan podcast. At saka yung mga Sawsaw natin na ano, mga anthropologists dyan. Baka pwedeng May episode ako sa TPKP si Nestor Castro, panoorin yun. Panoorin yan. Anyway. Isa siyang anthropologist. Anthropologist yes. Yun. Anthropologist. So, Jer, siguro pedophilia, unholy rituals, natalakay natin lahat. Pati tapusin traffic. Tapusin natin ito. Ako, last words, huwag kayong sumabay, mga hayop kayo, para kayong mga Amerikanong pag may Black Friday sale, sabay-sabay kayo nagsha-shopping. Grabe. Maging against the flow naman kayo paminsan-minsan, para mga rebelde. At saka sa mga bagong tulis dyan, congratulations sa inyo. Lalo na kung ikaw ay nasa 20s na, di ba? Tama. Matulian ka. Nakwento ko na ba yung tuli na kwento ko? Pero wag na. Sa next episode? next time na. Okay. Anyway, yun na muna. Okay, welcome back to work. Happy Unholy Week. Okay, and welcome back. And this is Sawsawan Podcast. Subscribe.